Aminin man natin o hindi, mga idol, underdog ang Lakers sa Denver. Dahil kung sa papel ang titingnan, number 2 versus number 7. Pero sa oras na dumating na ang playoffs, marami ang nababago. Kaya naman sa video natin ngayon, gaya ng dati, isang game preview at game prediction ang malalaman mo. Ano kayang klaseng team ang makakalaban ng Lakers? Sila kaya ay kagaya pa noong dati nang sila ay mag-champion at tinalo noon ang Lakers. 0-4 nga ang kalabasan niyan. Pero bago ka tumaya at maniwala, dapat malaman mo anong kahinaan mayroon ang Denver na pwedeng samantalahin ng Lakers. Yan naman at iba pa ang susubukan nating busisiin. Pagkatapos mo munang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kung sisilipin natin ang NBA statistics nilang dalawa ayon po sa foxsports.com, lamang ang Lakers sa total points per game, 118. Samantalang 114 lamang ang Denver. Number 14 sila out of 30 na yan sa NBA team. So diyan pa lamang mga kaboltok, liyamado pala ang Lakers pagdating sa total points per game. Kaya nilang gumawa ng hanggang 118 total points. Yan kasi ang average nila. Samantala, ang rebounds halos dikit lamang. 44 sa Lakers, 43 ang Denver. So sa bagay na yan, 50-50 siguro mga kaboltok, magtutuo sa rebounds ang magkabilang panig. Pero kung true shooting ang alamin, ang Lakers panalo na naman, 49.9, halos 50% o kalahati sa mga tira nila ay pumapasok. Samantalang 49.6, halos ganun din ang Denver. Sila pala ay pang-apat sa liga. Pero ang Lakers, pangalawa sila pagdating sa shooting percentage. So halos sila na pala ang nangunguna sa bagay na yan na pinangungunahan ng Indiana Pacers. Dikit na dikit din ang assist per game nila mga kaboltok. 29 ang Denver, 28 ang Lakers. Dito naman sa depensa, nanalo dito ang Lakers. 605 ang Lakers, 585 ang Denver. Yan yung maraming steal na kayang gawin ng Lakers kaysa sa Denver. So ibig sabihin mga kaboltok, kung sisilipin ang statistics, liyamado pala ang Lakers. Aminin man natin o hindi, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Mas kayang umiscore ng Lakers kaysa sa Denver. Ngayon mga idol, silipin natin kung sino naman ang hindi maglalaro. Yung may mga injuries, ika nga. Sa Lakers, makakalaro si LBJ kahit may left ankle, di ko alam yan. Libre naman si Davis, no problem ang buto sa likod. Tagapalakpak muna si Cam Reddish, si Rookie out din, si Vanderbilt, sayang to, malakas sa defense, out din yan. Si Christian Cahoy, wala din po, out siya. Samantala sa Denver Nuggets, dalawa lamang ang hindi makakalaro, hindi ko naman kilala yan mga yan. So ibig sabihin, good to go ang player ng Denver. Sa Lakers naman, kahit wala ang iba sa kanila, no problem naman. Nakita nyo naman, tinalo pa nila ang Pelicans. So yun mga kaboltok, nakita natin ang kartada nilang dalawa bukod sa mga star player na magkabilang panig. Dapat huwag kalimutan si Jamal Murray sa Denver. Siya ang Robin ni Joker. Alam ko na wala na si Jeff Green dyan at saka si Bruce Brown. Sila ay pilay na sa aking palagay. Samantala kapag hindi nabalahibuhan, si D'Lo at AR sa Lakers, aani ng sakit ng ulo ang Denver. Alalahanin natin, may kakayahan ang Lakers na umiscore kaysa sa Denver base sa nakita natin kanina. Ngayon naman mga idol, kung ang kahinaan ng Denver ang hahanapin natin, wala kang ibang makikita kung hindi si Joker lamang. Dahil ang kalakasan nila ay pwedeng gawing kahinaan sa Lakers. Ibig sabihin kapag nasa labas si Joker habang nagpapahinga yan, pwedeng samantalahin yon ng Lakers. At pwedeng ma-foul trouble si Joker nang sa gayon ay mapilayan ng Denver. Aminin man natin o hindi na kay Joker ang center point of attack ng Denver. Kung magagawan lamang ng para ng Lakers na mawala sa loob si Joker, doon na mag-uumpisa ang tagumpay ng Lakers. Pero sa bagay na yan, kailangan muna nating mapanood ang game 1 nang sa gayon masilip natin kung papaanong nanalo ang Lakers sa Denver Nuggets. Iyan naman ang tututukan mo, kaya mag-subscribe ka na. At dahil rematch ito mga idol, pupusta ako sa Lakers
in Game 6. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang, bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball Talk.